who now rejoice in my sufferings for you and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church. Whereof I am made a minister, according to the dispensation of God, which is given to me for you, to fulfill the word of God. Even the mystery which had been hid from the ages and from generations, but now is made manifest to his saints. To whom God would make known what is the riches of the glory of his mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Sabay-sabay. Whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. Ulitin ko lang po yung, ito na lang muna sa 18. Sabi po dyan, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again na bulayan namin. May po'y bigyan niya biyaya, Panginoon, mga maintindihan ang unawaan, ang lubos. Especially, importanteng topic, Panginoon. Your preeminence, Panginoon. Kayo dapat ang malulati lagi. May taas, makilala namin. At pakilala rin po sa iba. At yung iba po ay, unfortunately, kilala nilang Panginoon na hindi kayo. Iba sablay-sablay, iba po ay may halo, mamali. So, I pray na as we are soul-winning church, Panginoon, I pray na doctrine church din kami. Alam namin ang doctrine. Para mapamahagi niyo po sa libato, ang doctrine na po nyo, patutuhanan nyo, yun ang mag-drive sa amin ministry, at hindi the other way around, or katulad na nakikita namin sa iba na wala lang, take advantage, Panginoon, the fact na sikat ka, Lord, dito sa lugar na ito ng mundo, but I pray na kami po ay gagabayan nyo. Wala po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kaupo na po. Good evening po sa lahat. Okay. Wala na ang ano, no? Peter, Stephen, dito na kayo sana. Sa dito. Siyang kape ko. Okay. Good evening po sa lahat. Again, natapos po tayo dito sa Colossians. Sa first half, title po natin last time is yung ano, di ba? Sa verse... Ano ba yun? 8? Hindi. Parang gusto kong ulitin lahat eh. Mabilis lang. Ano ba yun? Yung that ye may be filled with the knowledge of his will. Yan sa 9. Okay? So, dyan tayo umikot-ikot. Last, nandito ba kayo last time? Thursday? Wala. Sunday? Wala. Thursday. And then Sunday. And then. Okay. So, dalawang na-miss nyo. Salamat dito kayo. Kaya ulitin natin para sa kanila. Okay lang ba? Hindi. Mabilis lang. Kasi ang ganda rito, buo po yan eh. Okay? Kaya nga gusto ko din ito next na kami sa doing kong ano eh, chapter. Napakaganda. Kompleto na. Pero may hinahanap lang kanina. Andali ah. Ngayon tayong mga... Okay, yun lang. Isa. Okay. Sabi dyan, again, nag-upisa tayo ng bagong book. Ito po ay sinulat na naman sa another church, no? So, sa... Nung panahon nila, posible po na sa isang city, isa lang church, no? Sa ating kasi, hindi na yan ganun, eh. San Mateo lang, ilan ang baptist, pero yun nga, iba baptist. So, anyway. Kaya yan ay sinusulat. Ba't sila sinusulatan? Well, wala pang text dati, wala pang chat, at wala pang cellphone. Importanteng bagay, nag-aaral sila, salita ng Diyos. Gusto natin yung ma-follow up din, yung mga member, maturuan, para hindi maligaw, hindi matangay ng mga maling doktrina, mga kalaban. So, kaya sinusulatan sila. So, kung tatapos po natin last time, Philippians, ngayon naman, Colossians. Eh, nasabi ko na ba mag-aano tayo dyan? After ng Colossians, nasabi ko, dali ah. Anong next sa Colossians? Thessalonians. Ano mo sabi ko? John. Either Thessalonians or John. Sige, kasi medyo dinireview ko. Pero yung Matthew natin parang natapos. Pandemic na eh. Bilis lang, no?
Anyway, yeah, tignan natin na kung either mag-judge na tayo or First and Second Thessalonians para hindi bitin. Kasi meron pang Titus at Timothy, Titus, Philemon. Anyway, so sanang kaya po, sanang hindi kayo atin. I-encourage nyo rin yung mga hindi nakakatin ng Thursday. Ah, sina Pame, sina Chelsea kasi parang ano. Hindi pinapayagan. Okay lang natin. Eh, maganda si Ezzy. Ha? Ha? Ano, usan? Okay. So, yan. So, another place, Colossae. Pinakita ko last week yung mapa. Hindi ko napakita ulit ngayon. Pero, yan ay another place. Kaya, yan. So, yun. So, dahil nga, hindi katulad ng, kahit ngayon, kasi pwede kang mag, Viber, kung ano man yan, call. Sila hindi talaga, kasi hindi sila nagkikita pag, matagal na panahon. So, kaya naalala ni Paul, ito yung mga na-win ko, na-establish yung church doon. Gusto niyang makita, kasi makamusta. Okay? So, sa Sabado, yan, makikita nyo, yung mga young people lang, na, yung kahit paano. So, nasa, naman yan, nasa Facebook din, no? So, maganda, makita nyo din yung ibang churches, di ba? So, iba-iba, huwag kayo magkumpara, pero sinasabi ko lang din mo sa inyo yung ano, nagkakaiba. Marami din pagkakapareho. Okay, so yan. So, ito yung maganda dito, last week, focus tayo dito, di ba? Mahal na mahal ni Paul itong mga kapatid. Ang sabi dyan, nung nakinig ko yung pananampalataya nyo, sabi dito, natutuwa siya, at sabi dyan, malinaw po yan na saints, ito yung mga ligtas. Kasi sinabi dyan, narinig nila yung gospel, yun ay katotohanan, sila ay laid up for heaven, so sigurado siya sa langit. Okay, malinaw po yan mga ganyan doktrina. Ang makikita mo yan halos sa halos lahat ng page ng New Testament. And then, which has come to you, yung gospel yung tinutukoy, yung gospel, napunta sa ibang, sa buong mundo, yung kilalang mundo ng panahon nila. Kasi nasabi lang dyan, manampalataya sila. Ngayon, nalaman niya kay Epaphras, nabalitaan niya yung pagmamahal sa spirit ng mga taga-Colossians. Kaya makikita mo dito malalim yung ano ni take ni Paul dito eh. Kasi nga siguro, eh sabi diyan eh mahal nila yung spirit, ano yung Bible yun, ang Diyos, Holy Spirit. Okay? Hindi sila katulad ng Pentecostal na gaganoon ah. Ngayon daw parang may revival daw ngayon, nabalitaan niya ba yun? Parang may peking revival na naman sa Amerika na kesyo hindi sila nag-uuwi yan. Tuloy-tuloy daw yung service nila. Yun lang. Revival ba yun? Ayan nga, pinepeke nila yan kasi gusto tayong ilokohin. Paibasa po yung 9 muna. Ready, go. So, magkape ha. So, yun dyan tayo nag-focus po no, last week. Kasi nga, dahil mahal nila yung spirit, tandaan nyo po yung pang-unawa, hindi yan na bibigay sa lahat ng tao. Kahit pa andito kayo, pag nakikita, tinitingnan ko kayo, alam ko agad siya na nakikinig eh. Alam nyo ba yun? Sa itsura nyo pa lang, sa tingin, alam ko na. Kaya ito yung focus natin last week. Kung sino yung mahal yung salita ng Diyos, sila yung pinupuspos ng pangunawa sa kalooban ng Diyos. Kasi iba, hindi mo alam, kahit tagal mo na sa church, hindi mo alam, bakit ka pa nagtitiktok, tagal mo na yan, o, napunta games ka, pinagpapalit. Ba't di mo alam yung gusto ng Diyos? Hindi mo alam. Kahit matagal ka na sa church, di ba? Kasi hindi mo din minahal yung spirito ng Diyos eh. So, di mo maintindihan, ano ba gusto nila? Eh, ito, gusto, okay lang sa Diyos to. Ano, okay lang. Hindi nga eh. So, sa Bible, kung alam mo yung Bible, alam mo yung kalooban ng Diyos. At pag sinaming kalooban, hindi lang yan, ano nga eh. Paano malaban yung gusto ni Brother Jess, for example? Ano ba sinabi niya? Ganun yun. Kaya ganun din, ang Diyos. Paano kaya gusto gawin ng, ano kaya gusto ng Diyos na gawin ko sa buhay ko? Ngayon, bukas,
pag nabasa mo sa Bible, yun ang gusto ng Diyos. Okay, ngayon, obviously, hindi natin alam lahat pa nasa Bible, kaya nga binabasa, inaaral. So, sa church, nakukuha yung general, ano, lalo pag Sunday, topical tayo, and then, especially, pag Thursday naman, yan, Bible tayo, sabihin, kaya Bible study na tawag natin dito, eh. Okay, ginaya natin kayo, no? Yung sabihin. Okay? Yan, pinag-pray niya at na sila ay puspusin ng pang-unawa. So, sana ganun tayo. So, tinuloy natin yan, that we might walk worthy. So, pag alam mo na yung kalooban ng Diyos, ang lakad mo na ngayon sa Panginoon, yung tama na. Hindi na ikaw yung, eh, Kristiyano ka pa naman, ganyan ka. Hindi na kasi alam mo na at ginagawa mo na. Nakita niyo? So, una, pang-unawa muna, and then, saka ka magagawa. Kaya yung mga ganito yung sa mga peking Kristiyano dyan, katuloy nga sinasabi ng revival, hindi nila alam yung Bible, sabi na, revive sila. Okay? Anyway, ayan, so, fruitful, every good work, increasing pa. Wala pong katapusan ng knowledge, ha? Isa sa mga nakakapikon madalas, ang sabi kahit sa pastor, tsaka ngayon, i-observahan ko yung iba, magkaroon lang ng konting knowledge, ay yabang na. Karoon lang konting knowledge, nagsasawa na. So, parang nangyari yun? Kasi ang alam ko sa Bible, pag ganyan yun eh. Kahit nga ako ngayon, nag-aaral pa ako, pinipilit ko pa. Nabasahin pa rin yung Bible kasi talagang may nakukuha ako. Tapos yung iba sa atin, magsasawa. Eh, may something wrong with you. Kayabangan yun. Amen? So, wala pong katapusan niya, no? Increase in knowledge. And then, kasama ng knowledge, sabi dyan, strengthened with all might. So, nag-gym pala sila. Hindi, natakil na natin madalas yun yung spiritual strength lagi yung ginagamit sa Bible. So, pag ikaw ay malakas spiritual, ibig sabihin, may konti pagsubok. Kaya iba, di ba, nagkaroon ng konti na, so, ayaw ko nang mag-church. Nagkaroon ng konting pagsubok, yun nga, iniwanan na kung ano, nabusted na kung ano, nagbumagsak kung ano, nawala ng gana. Ayaw na mag-church, tama ba? O, tama ba yun? O, syempre, hindi, sabi ko dito kami. So, pag malakas ka, kahit may dumating na pagsubok, yeah, ganun lang yun, parang yung mga... According to His glorious power unto all patience and long-suffering with joyfulness. So, magkakonect po yan eh. Pag yun nga, pag ikaw ay malakas, long-suffering ka din. Again, sa physical strength, sino yung madaling mapagod? Yung mahina. So, ganun din. Spiritual, sino yung umaayaw agad, sino yung umusuko agad, mahina. So, pag ikaw, konting ano lang, nasabihan lang, mahina yun. Pag nagtampo, umayaw. Ayan. And then, yung joyfulness. Masaya ka, di ba, pag ikaw ay nagtatagumpay kasi nakita mo, malakas ka na. Ayan lang. Yan lang pagsubok. Wala yan. And then, giving thanks unto the Father which had made us meet partakers of the inheritance of the saints in light. So again, mga ligtas, partaker, ibig sabihin, kasama ka sa kumukuha at nakakatanggap ang inheritance. Ayan. What delivered us? Ito, tuloy-tuloy po yung pansinin niyo yung ano, sentence. Compound sentence yan. Ha? Puro ano lang, oh, semicolon. So, magkakonek yan. Kaya nga, inumpisa natin sa umpisa. So, dito tayo sa 13. Who had delivered us? Sino yun? Nabanggit kanina dyan, si Father, no? Ang God the Father. What delivered us from the power of darkness? Kaligtasan po yan. Natakil natin yung last week. Yung translated us. Na saan nga ba yung ginamit sa isang ano, sa isang verse tatlong beses. Tingnan ko ah. Sa Philippians ata eh. Lala nyo? Hebrews. Yan. Hebrews 11. Okay. So, tinutaw ko doon si hindi namatay. Enoch. So kaligtasan po yan. Ibig sabihin, dati nga unsaved, ikaw ay naging saved. Okay, so kaya into the kingdom of his father, of his dear son, so sa langit po yan. So, yun. So, again, malino po yun. Dati kang unsaved, ngayon saved ka na, taga-langit ka na. Okay? Pagligtas ka. Ulit tayo ngayon mag-umpisa. Natapos po tayo ng 15, okay, last week. Pero ito, tinutukoy ngayon dito dahil ang huling antecedent dyan, si Jesus, dear son. In whom we have redemption. Okay, kaligtasan tayo tinubos
sa pamamagitan ng kanyang dugo. So malinaw po yun, yung kanyang pagkamatay si Jesus. Even the forgiveness of sins, yung tinutukoy lang, yung kaligtasan o yung pagkatubos, equivalent yon sa kaligtasan, equivalent yon sa pagpapatawad ng or pagkakapatawad ng sa mga kasalanan. So anong kasalanan po yan? Lahat yon. Kasi nga pag tagalangit ka na, alam natin lahat makasalanan, tapos ngayon langit ka na, ano nangyari sa kasalanan mo? Wala na. Doon pa rin yung pero napatawad. Okay? Yan. So, yung huna naman, si Jesus pa rin yan. Okay, tuloy-tuloy lang eh. Ngayon, si ito naman, siya naman ay the image of the invisible God. So, napakita rin doktrina sa Bible. No? So, si Jesus, simulat sa pula, nagpapakita lang yung, natatapos ko lang sa Joshua, kung alam niyo yung captain of the host. Siya yun eh, si Jesus yun eh. Kitang-kita mo ang tao, tao talaga. Kay Jacob, sinong nag-wrestling kay Jacob. Kaya kung nanonood kayo ng kahit na paano, nung Super Bowl, kahit na paano, nakukuha niyo yun eh. Kaya ako, okay ako doon. Huwag lang yung music nila, tsaka yung... At least, ano kasi si Jesus yung pinapakita doon, di ba? Napansin niyo. Kaso long hair pala, ano? Yun, lahat. Iba. Kasi nanasanay yung mga tao eh, no? Pero hindi long hair si Jesus, ha? Okay, so pag sinabing image ngayon, kung ang God the Father ay hindi nakikita, si Jesus, siya yung nakikita, siya ay Diyos din. So, siya yung kawangis po pag sinabing image. So, malinaw po yan. Si Jesus yung parang pag nakita mo, sabi kay, ano, di ba, sa mga disciples, kay Philip, nakita mo ako, nakita mo ng Ama. Ngayon, ang mali naman doon sa iba is, si Jesus daw yung Diyos Ama. Huwag naman ganun. Mali naman yun. May mga naguturo ng ganun. Hindi na nila hiwalay. And oneness ang tawag doon. Mali din po yan. Obviously, sila ay tatlo. God the Father, of the Son, Holy Spirit. Pero sila yung kabuuan yan, sila yung isang Diyos. Okay, tandaan niyo po lagi yan. So, invisible God, the Father, si Jesus yung laging visible. Obviously, Holy Spirit, hindi na nakikita. So, si Jesus yung tinutukoy dito. At hanggang matapos si Jesus to. Kaya maganda to eh. Sakay lang kayo ha. Kaya bibitaw. The firstborn of every creature. So, another problem na naman, nasabihin dyan, oy, firstborn, ibig sabihin, pinanganak lang siya. Mamaya, explain niya dyan yung ibig sabihin ng firstborn. Okay, so hindi siya, nalalang yung ibig sabihin ng first, pwedeng nauna, in time, pwede rin, parang first honor, siya ba yung unang honor? Ibig sabihin, siya pinakamataas. So, pag sinabing firstborn of every creature, siya yung pinaka-importante, siya yung pinaka-pinaka. Mamaya nga, sasabihin dyan yung iba pang another, ano nang, being first niya. Kaya punta tayo doon. Pero, eh, yung creature pala, di ginawa si Jesus. Eh, yun nga, kasi nung nagkatawan tao siya, parang ganun. Okay, hindi naman dinay siya yung nagkatawan tao, siya yung Diyos dati. Nagkatawan tao siya, parang create, di ba? Lalo sa mga, hindi niya pala yung doctrine. Pero, hindi natin alisin din yung putating doctrine na siya ay Diyos bago pa siya maging tao. So, walang problema doon. Okay? Tandaan niyo po yung mga ganyang ano. 16, for by Him, ito na yung bago. Okay? This week. Okay? So, tinutukoy obviously si Jesus. Ngayon, ang daming tutukuyin about Jesus. So, kaya malalaman niyo dito, talagang hindi siya simulang mag-exist sa Bethlehem. Hindi. Kasi itong mga susunod na mga verses. No? Sabi dyan, tinutukoy si Jesus pa rin ha. For by Him, sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay nilikha. So kung ngayon, kung 2,000 years ago lang siyang ano, nung time ni Moses, wala pa siya, eh, hindi masabi ito. Diba? Obviously, si Jesus, siya yung, sabi dyan, by Him. Ibig sabihin, sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ginawa. So makikita rin niya sa John 1, diba? Sabi niya, kasama niya ang Diyos sa panimula, at nilikha niya. Actually, siya yung lumikha. Sasabihin rin dito yan. So ano yung nilikha niya? Baka naman ano lang yan eh. May ano lang eh, ibang bagay lang. Hindi, sabi niya, that are in heaven. Okay? Lahat ng nasa langit, lahat ng nasa lupa. O, ano pang exemption dun? Wala na, lahat na yun eh, lahat heaven. Ngayon, parang malinaw lang, sinabi niya, mga lahat na nakikita, kung may nakita ka sa langit, nakita sa saan, lahat yung ginawa rin sa pamamagitan niya. At even yung mga hindi nakikita, invisible.
whether the bit close. Ito medyo naging specific siya kasi may mga bagay po na ano nga tawag dito, mga hindi natin nakikita pero alam mong totoo. Okay, nagtatapos tayo yung figure of speech last time. Kaya sabihin ko lang ngayon, katulad ng kalayaan, nakikita mo ba yung kalayaan? Yung holiday, nakikita mo yung holiday? Ang daming bagay, lalo itong thrones, kapangyarihan, nakikita mo ba yun? Pero nakikita mo, ba't siya sinusunod? Yung talino, nakikita mo ba yun? Yung laws of logic, laws of physics, hindi mo nakikita yun. Pero andun yun. So even yung ginawa sa pamamagitan ni Jesus. So wala na eh, wala ka nang sasabihin na hindi ginawa sa pamamagitan ni Jesus. So visible, invisible, the thrones, dominions, principalities, powers. So yung apat na yun, medyo magkaka-relate yun. Kasi mga kapangyarihan, pwede sabihin organization, okay? Structure, ganyan. Powers, obviously, yung mga kapangyarihan. Dominions is, yun nga, makaharian. Ganun din yung thrones, principalities. Ayan. So, yan. So, sinabi niya, sabi, all things were created by Him and for Him. So, yun ang pinasa kanina. Hindi natin masyado na, by Him. Ano sabihin ng for by Him were all things created? Sa pamamagitan niya, ito'y ginawa. Kaya sabi dito, siya talaga ang gumawa at sabi niya, for Him. Ginawa yan para sa Kanya. And again, sa Genesis 1, kung titingnan mo doon, sa Diyos yun, siya gumawa, ginawa ng Diyos yun para sa Kanya. Pero ngayon, sinasabi kay Jesus. So, obviously, yun yung ina-explain na iisa sila. Okay, malinaw po. Yan, title lagi natin ngayon, Jesus, ano sabi ko kanina, preeminence of Christ. Amay, titingnan natin yung word na preeminence. Tingnan ko na ngayon. Pero bago yan, basahin nyo na po yung 17 and 18. Ready, go. Okay, ano yung preeminence? Okay, sabihin nyo nga, preeminence. So, tingnan mo natin yung ibang gamit niya na sa 3rd John. Hindi ko alam, na-preach ko na to si ano, Diotrepes. Na-preach ko na to. Okay. Sa 3rd John, tatlong tao yung ano na dyan eh. Dalawang positive, isang negative. Itong si Diotrepes yung negative. Para makita lang natin, ha. So, si John yung nagsalita, sabi dito, I wrote unto the church, but Diotrepes, who loved to have the preeminence among them, received it as not. So, again, ito yung ginagamit kong proof text po na sa isa sa mga proof text ng independence ng churches. Kasi si John ay nagsulat, kinokonta pa siya ng taga-kabilang church. Ano yung sabihin? Independent sila, wala silang ano. May ano silang sariling pamunuan doon. Diba? Anyway, ang sabi dyan, love the preeminence. Ano ngayon yung preeminence? Ha? Basahin na natin sa dictionary. Pero, eminence, ibig sabihin, pag sinabi eminent, ano yun? Hindi imminent, tayo ba imminent? Basahin natin yung dictionary definition. High status, importance owing to mark superiority. Sa Tagalog, mataas ka, importante ka, dahil ikaw ay magaling. Yan. So, napaka ano po nito sa, even sa church. Itong mga kasalanan ito, actually, ay very ano yan sa sanlibutan. Pero sanlibutan kasi parang normal sa kanila yun. Kaya minsan di na tinitira. O kaya kahit napakayabang, di ba? Sa church, pansin na pansin natin yan na hindi dapat ganyan. Kasi nga, sabi dito, si Jesus dapat yung may taas. Tapos pag may nagyayabang, katulad ni Diotrepes, halatang halata at alam natin hindi dapat. Ba't hindi ko makita yun? Okay? So, balikan natin. So, konti lang yung ginamit. Sa Colossians, 3rd John, sa Ecclesiastes, di ko na magiging sa Ecclesiastes. Pag sinabing preeminence ngayon, ito yung naitataas ba? Parang ganun. Naibibida. Okay? So, pero, na-preach ko na ba yung, ano, hindi pa rin ata, pero yung sabi ko sa inyo, iwasin nyo na yung word na proud. Para sa akin lang yun, ha, kasi na pagtanto ko, may panahon na inaral ko yan, walang time eh, na pwede tayong maging proud or sinabi sa Bible. Ang pride, proud, lagi sa Bible, negative.
So kung sabi mo, matalino ako eh, katulad ko na ni Brad, matangkad ako eh, pogi pa ako, malakas ako. Pwede ba siya magyabang? Bakit? O pwede raw. Kung gusto niya, pero tama ba, mali? Kasi may mas malakas pa sa'yo, at kahit hindi sila mas malakas, baka may baril sila, di ba? Kaya, walang panahon na dapat maging mayabang ka, kahit sino ka pa. Amen? Ako, pinakamatalino, natanda ka rin, mamatay ka rin. Pinakamayaman, mawala rin niya, maanak ako. Pinakamaganda, tatanda ka rin. So, kaya talagang, dapat lang natin, kung may itataas tayo sa buhay natin, si Jesus yun. Natapos na rin natin sa ibang place yan, di ba? Si Jesus, hindi na nagkakamali sa ibang place. Nakalimutan ko eh. San ba yun yung ano? Philippians ata yun eh. I count it all dung. Philippians. Natapos na yan. 3:8, okay? So, lahat ay baliwala kay Paul. Gusto niya lang makilala at maitaas ang Panginoon. Okay, ganun dapat. Walang sosobra doon. Ngayon, iba na ang plastic. Okay, tandaan niyo rin ito. Huwag niyo nang iwasan niyo rin yung kasi ngayon, yung mga Pentecostal, mga ano yan, yung mga ganyan yan. Even yung kahit yung ibang Baptist. So, kaya paano masabi, Pastor, na talagang tinataas ko ang Panginoong Jesus sa buhay ko? Yan, anong. Ay, dapat yun. Jesus! Ay, gagawin ko na naman tuloy. Ganun ba yun? Kasi mapasok at mapasok usak sa utak ng iba naman. Ay grabe, gagastos ng kung ano-ano. Tapos, para lang maano si Jesus. In a way, okay na rin yun. Kaysa naman si Muslim, di ba? Pero, ano talaga yung tama? Nabanggit na natin yan. January 1, tama ba? Let your moderation be made known unto all men. Pero paano nga malalaman talaga? If you love me, ang sabi niya, keep my commandments. Alamin mo yung Bible, gawin mo, tapos. Mag-soul winning ka. Yan isa sa mga ano doon. Sumama ka, suporta mo yung gawain ng Diyos. Hindi mo kailangan maging, ano, di ba, OA. Yan ang totoo eh. Pag sold out ka, soul winning, the church, hindi mo kailangan magyabang. Magpa-effect dyan, kung ano man yan. Okay? So, yan, dyan tayo focus hanggang baba, actually, yan. Hanggang matapos tayo. Ang Panginoong Jesus, ang gusto nating maitaas. Hindi yung ganda mo, galing mo, yaman mo. Eh, paano nga? Inaaral natin dito sa church hanggang mamatay tayo. Pero ang summary lang niyang ganun. Gawin mo yung gusto niya. Pag ikaw nakikita, ay si Rain, ano ba ginagawa ni Rain niya? Sa free time niya, sa pera niya. Ano ginagawa niya dyan? Sa utak niya. Ano ginagawa niya dyan? Magpapansin, magpayaman, para sarili. Ay, hindi po. Ang ginagawa niya, puro sa Panginoon. Ay, naku. Ang Panginoon ang itataas. Amen? Hindi ko sinabing ganun si Reina, pero I'm sure ganun sana. Amen? Lahat tayo. Amen. Medyo ganun naman si Reina. So, yan yan ha. So, tuloy natin. May babanggin siya dito. Again, itataas niya ang Panginoon at kaya tayo, hindi ka pwede sumobra sa pagtaas sa Panginoon. Actually, kasi dito sa chapter na to, na preeminent, siya gumawa ng lahat para sa kanya, siya gumawa. Hindi pa tayo tapos. Nandito pala tayo sa 19 hanggang ano to eh. Okay. Tuloy-tuloy natin. Bakit daw? Ready? Pakibasa. Ready, go. For it is the Father that in him should all fullness. Ano yung fullness? Parang kalahatan na yan. Parang ganun. So later nga sa Revelation, makikita natin, siya na yung maghahari lahat-lahat. Okay? Yun ang gusto ng Panginoon. Eh kung yun ang gusto ng Panginoon, yun ang mangyayari. Eh ikaw, Hindi ako masyado kay Jesus, ano lang ako. Medyo idol ko si Jesus, isa yan. Gusto ko yun. Iba naman, yung si Bill Gates. Gusto ko naman yan. Alam ko yun. Bigay mo na sa kanya lahat. 20, kayo ulit. Ready, go. And having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself, by him I say, medyo malalim, ano? So again, ganito, parang kanina, ginawa niya lahat siya para sa kanya. Ano sila sabi ng reconciliation dito? Obviously, kanina, sa ating tinutukoy sa kaligtasan, ang tao ay kalaban ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. So, sana lahat yan sa kanya. Kaso nga, mayroong batas, eh, no? May justice na pag nagkasala, dapat parusahan yan. Ayaw niya yan.
Pero may paraan ngayon ng tao pwede maligtas. So ngayon, yung mga naligtas ngayon, parang nireconcile, pinagbate, okay? So kahit mga kasalanan, napatawad, pero dito sa verse na to actually, at mamaya, hindi lang tao eh. Kasi nga, sabagay, yung ibang tao naman ay, ang tao naman kasi, or sorry, yung ibang creation, hindi naman tulad natin na may ganung klase ng will, no? Na pwede nating ayawan ng Diyos. Yung aso, walang ano yun eh. May will ba yan? Yung baboy, wala eh. Ginagawa lang niya yung, ano, hindi siya nakakapamili at hindi naman din siya paparusahan ng Diyos. Wala namang langit at langit at impyerno sa baboy, di ba? Wala naman yun. Pero still, nakakaano to, kaya umaalala niya sa millennium, no? Ang nangyari doon, even the earth, ni-restore niya. Pati mga hayop ngayon, damay. Ibig sabihin, mayroon palang perfect setup na gusto ng Panginoon, katulad nga niyan. Yung speed ko naman po, gano'ng ano yun, kinakain ng crocodile yung layo, ay, kakainan sila, yung lumalabas dun eh. Siguro may pinanood ako nga na, anyway, kinakain yung, ay, nakakakaawa eh. Gusto ba ng Diyos yun? Kung isipin mo, in a way, oo, kasi andyan eh. Magkainan sila dun, pero hindi siya perfect kasi, imagine mo, napakarami ng pagkain sa mundo. Bakit yung isang nila lang kakainin, papatayin yung isa in a violent way? Okay? So, kaya nga, kung alam nyo na yung doktrina, natapos na sa Revelation, sa Daniel, sa Isaiah, na natin. Dating po yung panahon, na kahit tayo, nakukitan ba kayo sa layon? Gusto nyo minsan, ano? Mayroong mga ganyan sa ano, di ba? May alaga sila. Kasi, paliba, sa bata pa nyo yung lagaan. So, kahit tiger, mapatay ng tao yun. Pero pag maliit pa inalagaan, so ewan ko lang. Pero pag nagkaroon ng ano yun, kainin ka nun. Pero darating sa yung panahon na ganun, na talagang aalagaan natin kahit yung mga bata do, kahit mga ahas, magiging ano yan, maamo. Okay, maamo. So parang ganun nakikita natin ngayon dito. Pag ang lahat ng bagay, lahat-lahat, okay, kasi nga pag yung New Heaven, New Earth, kung wala nang sakit doon, ay okay na okay, di ba? Wala nang pandemic doon, di ba? Pandemic, wala na rin, ano pa, wala nang kasiraan. Napakaganda nun. Amen? Kaya yun ang targetin niya. Darating at darating yun. Kaso maganda, may rewards kayo. Ibig sabihin, either ruler kayo sa pagdating ng millennium, kasama ng Panginoon. Okay? Kaya yung ulit, lahat ng nasa earth, lahat ng nasa heaven. So yun ang nakikita ko doon, ibig sabihin nun. Lahat nung, kasi may perfect na eh. So lahat yan, dahil kay Jesus, siya naman ang gumawa niyan. Yung mga kasiraan dyan, alisin niya na. Okay? Kaya nagtatanong, meron bang, kasi yung paborito akong aso, mapunta ba sa langit yun? Well, hindi na ganun ka-importante yun para sa akin yun. Siguro, yung aso magkakamukha naman. Ewan ko. Taloy natin, and you, pakibasa ulit, ready 21, go. Oh, yan muna, no? So, ganun din yung kaligtasan. Pag sinabing alienated, ibig sabihin, pag sinabing alien, foreigner, di ba? Alam yung mga alien, kunwari, wala naman yan eh. Pero dito sa Bible kasi yung alien, foreigner, okay? So, gusto mo bang maging foreigner? For example, dito, kaya sabi ko lagi sa inyo, mga baguhan, kaibigan ninyo, lalo na kayo na sinano, diba? Kinakaibigan ninyo naman eh. Pero kailangan maging maano rin kayo. Kaya mahirap po yung ganyan eh. Yung, ano, galing sa ibang church, kasi yung pamilya. Eh, karamihan kayo dito, magkakapamilya tayo dito, no? Kaya hindi kinahirapan. So, intindihin niyo yung mga medyo lang muna na sino katulad ni kung sino man yan. Ha? So, hindi ganun kadali sa kanila. Ngayon, kaya maganda dito, ang pangako ng Panginoon, pag nasa langit tayo, millennium, or new heaven, new earth, kung ano man yan, basta after na nung si Jesus ay nag-ahari na, eh, wala na yung ganun, no? Kasi magkakapatid na tayo eh. Kaya yun ang ano nun. Kaya binabrought up nyo lang dito yung dating ikaw. Okay, nung hindi ka paligtas, para kang alien. No? Sa church pa lang ha, hindi ka makapunta agad ng, hindi ka makaplug in sa church basta-basta. Tama ba? So, salamat tayo, lahat tayo ay natulungan. Mahirap mag-plug in dyan. Pero kung ligtas ka talaga, maayos yung church, madali. Okay. So yun ang Panginoon para kang hindi ka na alien. Kapamilya ka na, kapuso ka pa, kapatid ka pa.
Okay. Yan, so dati, nung ikaw yung masama, makasalanan, di ka anak ng Diyos, kaaway kanya, pero ngayon, inulit lang yung kanina po para malinaw. Tuloy natin, in the body of His flesh, so, paano tayo nireconcile? Again, sa kanyang pagkamatay. Okay? So, siya ay nagkatawan tao, kung siya ay nagsakripisyo sa'yo, para sa kasalanan mo, siya ay pinatay at patay. Ang effect daw noon, sabi dyan, to present you. Okay? Holy and unblameable and unreprovable in His sight. Okay? So, isa-isa natin na holy. Pag sinabi holy, banal. So, lagi ko na-illustrate pa sa soul winning. No? Kailangan po yan. Kailangan niya malaman na siya ay makasalanan ayos sa kanya ng Diyos. Impyerno siya. Emphasize niya yan. At sa mga ano no, ng picture niya parang niayaw ka tingnan. Kaya ako, ginaganan ko, niayaw ka tingnan. Kunwari, ano bang kasalanan? Kunwari, tamad. Diyan na sa ikaw, di pagod na pagod ka na. So, nakita mo isa doon, walang ginagawa, nagsasaya pa, nagkakalat pa. Mare, ganun. Sakit sa mata, di ba? So, nagdidikit pa ng bubble gum. Okay, may bubble gum na pala nakita. So, nakakasar, di ba? Eh, lalo sa Diyos, niayaw niya lalo nun. Oh. Pero, nung naligtas ka daw, kahit makasalanan ka pa, dito sa lupa, habang dito ka pa, makasalanan pa eh. Parang nawala yun. Kaya maganda yung last na ano dyan, sinabi dyan eh. Hindi naman sinabing hindi ka nagkakasala, pero sa paningin niya, ikaw ay walang kasalanan, unblameable, wala nang masasabi sa'yo. Eh, makasalanan yan, eh, tinubos na yan eh. Anindihan nyo ba? Papagalitan pa rin ba? Para lang sa kasalanan niya sa lupa, pero langit yan. Nakakasunod ba? At yun ay, again ha, sa pamagitan nung siya'y namatay sa krus, hindi lang yon death sabi dyan, sa impyerno po yan. Okay, next is, if we continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, am made a minister. So again, dami niyang sinabi dito, no? So yung gospel po kasi, yun po yung ginagawa natin, soul winning, gospel, ipepresent sa lahat ng tao. Ngayon iba, hindi nananampalataya, wala sila dito. Pag nananampalataya sila, kasama sila natin. Pero may mga banggit na banggit dito, sabi dyan. So maganda daw, ibig sabihin grounded and settled, ibig sabihin ma-ground ka, ibig sabihin ma-plug-in ka, ano natin dyan, matanim ka, yan. Okay, alam niyo yung tanim, di ba? Ibang tanim natin doon, natuyo na. Okay lang yun, wala. Hindi tayo mga farmer. Pero iba, okay. And then, yan ha, yung gospel, nakinig at tinich. Pero sabi dito, whereof I, Paul, am made a minister. So, magandang point. Tayo po ay tagapaglingkod lang. Mamaya ulitin na naman yan to kasi ganito po nga nangyayari. Kahit ngayon, kahit mga pastor ngayon, iyabang eh. Bakit? Kasi may certain advantage ka nakukuha pag ikaw ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Normal yan eh. So kaya laging inaano din sa Bible na maging humble kayo. Ganyan po yan, lalo sa mga tagapagturo. Kasi normal, sanlibutan, nagagaya natin yan eh. Kasi yung iba naman, ay pastor, parang automatic yung paggalang. So kaya ngayon, pinapalalaan tayo ni Paul. Ang dami niya naintindihan, di ba? Salita ng Diyos. So hindi siya nagyabang. Ang ginawa niya, binalik niya yung sarili niya sa talagang kinalalagyan niya naman. Kasi sinabi minister, tagapaglingkod lang. Okay? Kasi sinabi minister, plainly speaking, ibig sabihin niya, yan, parang utosan, ganun. Mga tagapaglinis, yung anumang trabaho yan. So, men, so, ganun tayo dapat, di natin ilagay yung sarili natin na, kasi yung nangyayari nga talaga sa Diyos, yung konting, nagkaroon ng konting knowledge, yabang na. Kung sa halip na pag ganyan ka na, gaganyan ka pa, gusto mo ba yun? So, tuloy-tuloy ka lang maglingkod. Ngayon, ang hirap ganun talaga, mahirap maglingkod. Diba? Kahit sino, ako nga ngayon, sa tanda ko, hindi ba, matanda, diba? Kaya si Pastor John, nakita ko kanina, marang ano eh. Ngayon, ang bilis ang panahon dati, naalala ko si Pastor John, na-meet ko lang yun doon. Ang lakas pa yun eh. Ngayon, dami na lang tama, si Pastor dito, ang dami na. So, ganun talaga. So, lingkod lang, walang, hindi ka dapat magsasawa, walang katapusan yan. Ngayon, tinuturo namin sa inyo para ma-picture nyo lang. Baka si Lola Juliana, dapat soul winner pa rin. Amen?
Walang katapusan yan eh. Kasi lagi may bagong kaluluwa na dapat maligtas. Dapat nagiging wise ka. Kung wala naman sa soluin, dito sa loob ng church, magamit ka dito kasi matalino ka. Tulungan mo si pastor na i-disciple to mga to. Amen. Walang katapusan po yan. So, ganun yun. Tagal pa. Nakilamis na ako. Well, Tito, nag-umisa ka tayo sa umisa. Anyway, who now rejoice in my sufferings for you? Sino yung tinutukoy dyan? Siya na ngayon yun. Ako ay nagagalak kahit ako'y nahihirapan. So, sino dito yung nahihirapan na? Sa buhay. Itong dalawa to, nag-umpisa pa lang to eh. Kaya naisip nyo na ba minsan yung church? Ang hirap na mag-church? Ah, naisip mo ba yun? Ay, salamat, no? Pero maisip at maisip nyo yan, di ba? Kasi bababa pa kayo dun, di ba? Ano man yan, lalo itong mga to. Nahuhuli, ano, huli. Sinarap, pinahirapan ba kayo mag-church? Ha? Kaya naisip mo yan minsan parang, basketball na lang ako. Naisip mo, Joshua, naisip mo ba yan minsan, madalas? Mag-games na lang ako dito, ba't ako mag-church? Eh, mga anak ko, walang choice lang eh. Kutusan ko yan. Juliana, naisip mo ba yan? Ganun lang ako sa bahay. Kaya siya. Spiritual to mga to. Si Yesha lang umamin eh. Ikaw ba, naisip mo ba yan? Babike pa ako dyan? Minsan, ikaw ba? Ikaw? Alam ko yun. Ikaw, Stephen? Minsan lang? Ikaw, Jamie? Oh, ang dami mo studies. Church-church ka pa. Ikaw, Desiree. Ano talaga? Ikaw, Ate Marge. Bad. Ikaw, bad. Oh, magpagod ka na, Ma'am Joanne. Ma'am tuloy. Ma'am Jana. Lahat tayo. Ako nga, kahit pastor ako, sabi ko, cancel na natin. Kasi ang hirap, andyan na naman niya, lalo pa ikaw nag-upis, kanina nagpapakanta nga lang yun. Di ba mararanasan mo na yun, di ba parang daladala mo yung tao, si DM. Sabi sa amin ito, nahihirapan na ako sa inyo. Kaya ganito yan, alalayang kayo. Yan si DM, alamat nga at nag-lead, di ba? Diyan nag-umpisa yan, pero yun nga, pag sinabi siya, bad, pag nasanay ka na, wala na yan eh. Pinabastos ako, ano na yun? Normal yun. Kawalan sa kanila yon. Pag hindi sila nag-participate later, mahihiya sila later. Pag ganyan sila. Ngayon, tulungan mo na nga lang. Kung kasiraan sa kanila yon, tulungan mo na lang dahil baliwala sa iyo. Automatic na yon. Pag nag-lead ka ng isa, dalawang taon, starting mo pa, pastor ako. Lahat yon. Kahit tanda mo na. May mga bagong member, hindi alam mo yung dapat nilang malaman. Napakita mo yung dapat nilang malaman. So, ganyan po yan. Amen? Kaya sabi si Paul, ako'y naggagalak sa aking mga pagsusumian, paghihirap para sa inyo. Ganyan maglingkod. And fill up that which is behind of the afflictions of Christ. So, baliwala sa kanya yun. Inupunan na lang niya. Of Christ in my flesh for His body's sake, which is the church. So, yun nga, sinasabi niya, bakit siya naghihirap? Para sa Panginoon, pero para din sa church. Kasi parang yun nga, parang yun tayo mga doktor, di ba? Pero ako kasi, yung utak ko lagi, yung ano, kayo. Hindi, minsan, yung kalusuga, kasi po, pandemic, pati yung sasakyan, yun, utak ko lagi. So, yung healthy na sasakyan, lagi mo kailangan, maintenance yan eh. Walang ano, ganun din sa church ngayon. Sa church, pag may kakulangan dyan, si pastor, may hindi na ano, minsan kailangan din ng fun, di ba? Kaya gusto mong mag-ano tayo, taekwondo. Physical naman, pag hindi tayo, si Ma'am Joanne, lagi ko na sa isip eh. Magkatabi. Ako din, kasi, pag umaga niya na ako, hirap na ako, ano ba to? Gusto ko yung ganyang katawan eh. Oh. Wow. Pwede lang i-ano eh, copy-paste eh. Di ba? Parang ano, kahit anong bungguin mo eh, no? Ay, sabi ko yun, so, sabi ko, yung katawan natin. Amen? Yan ay yung church. Okay, sabi kasi ito, yung church, the body of Christ, the church, dapat laging malusog. Anong mangyayari pag hindi malusog ang isang katawan? May dapat kang gawin, hindi mo magawa. Either hindi mo magawa, kulang, mabagal, hindi effective.
So, ang church dapat ganun. Kaya lagi sinasabi sa inyo, kahit yung absent-absent nyo lang, nakakatisod nyo sa iba. Katulad kanina. Pero yun nga, pag malakas ka kasi, baliwala yan. Pero pag sobrang dami ng pagsubok, kunwari, ikaw talagang, let's go soul winning. And then, nasa na yung mga nagsabing pupunta dito? Nakaka-discourage pa rin yun. Okay? So, kaya tulungan tayo. Amen? Tuloy natin. Yeah, inulit na naman yan. So, okay? So, well off. Pag sinabi well off, tukoy niya kanina sinabi niya, sa church. So, sa church daw, siya ay ginawang minister. Ano yung sinang ginawa? Ibig sabihin, may gumawa sa kanya. Alam niyo naman si Paul dati, mayabang rin siya, makapangyarihan. Pero, hinumble siya ng Diyos. Mandang huli, ginawa siyang minister. Minister. Sinabi mong minister, tagapaglingkod lang yan. Hindi yan sa iglesia ni Manalo, okay? Nuwari lang yun sila eh. Eh, yabang niya mga yan eh, diba? So, parang sabi ni so, nisira nila yung, sila yung minister, tagapaglingkod po yan. According to the dispensation of God which is given unto me for you to fulfill my, the word of God. So, mabilis lang po, no? Yung nabanggit po kasi yung word of dispensation na ngayon kasi mayroong false teaching dyan na kesyo iba lang yung pagkilos ng Diyos from Genesis, Revelation, iba-iba. Yung mga, kaya na nayari pala ako dito, ha, nabanggit ko na sa inyo. Medyo naging controversial ako na hindi ko alam, napag-usapan. Dahil yung binanggit ko sa Ephesians 1, to Him be glory in the church throughout all ages. Yung nabanggit ko lang, kasi nga, talaga itong dispensation heresy ay kalat na kalat sa mga Baptist. So, ang ibig sabihin lang ng dispensation dyan, hindi sinasabi nilang iba-ibang ages. Sabi lang dyan, pag sinabing dispensation, binigay sa kanya, yun lang yun. Kasi nga, nabanggit din ni Paul na siya, napansin niya, effective siya sa mga Gentiles. Okay, dalawang beses binanggit yun. So, si Peter naman, effective siya sa mga Hudyo. So, yung sabihin nun, eh dito na lang ako sa mga Gentiles, hindi ko sinabing hindi dapat maligtas yung mga Hudyo, pero dito ako effective eh. Binigay sa kanya yun. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya sa church po, mayroong iba-ibang bibigay sa kanya, babae ka, di ka pwede magpastor. Pero may magagawa ka ba? Ang dami. Yung iba kunwari, di ako marunong magluto. E di, ano ka, maglaba ka kung ano, maglinis. Ano pa, yung drive, kailangan din mag-drive. Madali lang yan, pero mahirap din yan. Iniisip ko pala, papadrive ko kayo, di yung kunwari yung van, marang ako, ano eh. Ano sa, ano, pag may nahulog ka dun, di ba? Ano maya, ano yun? Hirap nun. Gastos, so ano pa? Anong magagawa mo? So, you know, may naglilinis dito. Soul winning, yan. Kailangan lagi yan. Pag hindi pwede yung iba. Ano pa? Yeah, sa music, yung music ha, default yan eh. May pag ano ka na, huwag yung iiwas ka pa. Eh, yun ko yan. Pagkakataon mo na nga yun eh. Generic na yun eh. Ngayon, hindi ko naman kumanta ng konti. Di hinaan mo lang, sabi ko sa inyo, di ba? Hinaan mo ng konti. Kasi, yan. Opportunity yung maglingkod. Ano pa? So, may paglalagyan ka po sa church. Hindi yan, ano. Laging may bakante po dyan. Ilang sabihin ni Paul, may binigay sa kanyang ministeryo, may binigay sa kanyang dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Paano may fulfill yung word of God? Eh, syempre, tutuparin. Ibig sabihin, gagawin. So, sa church, hindi yan automatic. Iba, ganun, parang mapalabas lang dito, i-assure na lahat tayo ng Diyos, hindi ganun yan. Isa-isa yan. Kaya ngayon, pag ginaganyan ko kayo, inaano ko agad, ito, alam na nito, ito hindi pa. So, kaya, like, kinisip, ano yung next na naman na sermon, study, seminar, at kung ano pa. Amen? Amen. So, yun ang dapat mangyari sa atin, ma-fulfill ang salita ng Diyos sa atin, hindi kunwari. Okay, nakailang minutes na ako? 51, tapos na natin to. So, even, okay, pag nag-umpisa sa even yung sentence, may tinutukoy na naman siya dyan. Okay, ibig sabihin, may sinabi siya, ano nga ba yun? Ito nga yung misteryo na nakatago or tinago from ages and from generations but is now made manifesto. Ito yung ginagamit naman ng iba na naman, kay Paul na naman, na meron bang na hindi alam sa Old Testament na binigay lang kay Paul? Sabi ng iba, yes, in a way, tama yon. Kasi nga, kung makikita niyo yung mga surat ni Paul, talagang nilatag niya eh. Hindi ginawa ng ibang tao yan. At sabi rin sa Hebrews, kung wala pa si Jesus,
earthly ministry dito, ang daming malabo, di ba? Natapos natin sa Revelation. Ganun Daniel, kinumpara natin. Sa Revelation, talaga sinabi niya yung details about the end times. Sa Daniel, medyo mahangig-hangig lang. Meron doon mga prophecy, pero sa Old Testament, ang bilis nung sequence. Dito sa Revelation, may araw, may buwan, may... So, yun ang sabihin ko dito. Yan ngayon, in a way, tama yun. Pero again, kasi narinig kong aral dyan, yun nga, si Paul daw ay sa kanya lang daw binigay yung mystery ganun. So, tingnan natin dito. Even the mystery which had been hid, naitago, so matagal na panahon, ages and generations, but is now made manifest to his saints. So, hindi lang kay Paul. Pinakita sa lahat ng mga ligtas. So, obviously, again, iba-iba yung mga ligtas kasi iba nakikinig, iba hindi. So, pero at least, in general, binigay na sa atin yan, lahat sa atin. So, andyan na yung sa Bible, kaya pwede mong aralin, tanungan tayo. Sa church, gusto ko ganyan, ha? Kasi sa church minsan, parang usapan, parang kung ano yung sasalibutan, ganun din eh. Hindi bawal yan, maganda yung mag-usap tayo about dyan. Huwag na tayong paggalingan. Iba kasi ganun naman, o sobrahan. Kaya ako nang pagganyan, magsatalo lang tayo dyan eh. Aralin mo rin yung tamang, sabi nga nila, rules of engagement. Ibig sabihin, kung medyo malali, tapos napansin mo yung iba, medyo mahina, yayabangan mo naman. Eh, hindi may encourage lalo yun. May mga ganyan kasi tayong banat minsan eh. Para may encourage sila, kung talagang advance ka, ano mo lang, pantayan mo sila para maka-step sila, di ba? Hindi yung nilalagay mo yung sarili mo dito. Oy! Ano? Hindi mo alam yan? Anong ganun eh. So, baba mo yung sarili mo. Sinabi din niya sa Bible. Okay? To whom God would make known what is the riches of the glory of His mystery among the Gentile, which is Christ in you, the hope of glory. So, ito yung isa ng title natin. Ano? Sabi ko yung title ngayon? Hindi. Ano title? Ano na? The preeminence of Jesus or Christ, the hope of glory. Okay? Ano yun? Dinuksong ko yung kasi nga, pag tinignan mo dito, bukod sa yes and Diyos, gumawa lahat, matalino, malakas, ang isa sa mga sa utak natin, ano yung naalala natin kay Jesus? Savior siya. Siya yung ating pag-asa. Amen? Hindi lang po yan sa langit. Una yun, syempre. Anytime mamatay tayo, kaya matapang dapat tayo, gawin natin yung dapat. Ano mangyayari? Di ligtas tayo. Pero alam nyo ba, sa ibang bagay siya rin yung ano natin eh. Katulad nyo, may problema ka sa buhay. Ako nga, pakasimple nga lang yun eh. Even mga unbeliever minsan, ang galing dyan sa ano ba, sa kabuhayan, sa pamilya. Hindi mahirap yan. Hindi iniiyakan yan. Sana wala sa akin dito, iniiyakan yung ano. Hindi ako nakabasa. Aral ka next time. Huwag yung gaya sa Korean, dahil magpapakamatay doon pag hindi nila na-start. Ano mga tanga na ano sila? Yung mga unbeliever eh. Yan, so tuloy natin ha. To whom God would make known. Kasi yung would make known, gusto ng Diyos malaman natin. So again, hindi rin tayo masyadong ano. OA naman, yung iba po, gumagastos pa, makabili nila kung anong libo. Kesyo aralin niya. Ito na yung Bible eh. Kaya lalong naliligaw yung iba. Nung ako ay medyo ano, sabi ko, si mga ano, pag tinignan mo yung mga library niya, dyan siya nag-aano eh. Yung mga libro niya, kala mo naman. Pag ganun ako, di ako na-impress dun eh. Isip ko lang, ang ginawa sa buhay to, no? Ako, wala akong time magbasa ng ganun, sa totoo lang. Kasi kailangan magtrabaho. And it's a good thing, amen? Okay, maingit doon. Pero anyway, pwede nating malaman yan. Pero doon, gusto ng Diyos na malaman natin bukos sa kaligtasan. Sabi niya, the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. So, isayin natin. May time naman tayo. Ano yung gusto niyo malaman? Napakayaman pala ng Diyos. At hindi lang riches. Physically, glory. Ibig sabihin yung glory, balikan ulit natin. Ha? Kasi dyan na tayo kanina sa preeminence. Siya yung sikat dapat. Siya yung pinakamagaling. Siya yung talagang ahanga ka. Napakadakila niya. Napakatalino niya.
Na nagkaroon na ba kayo ng ganung ano? Talino na itong taong to. Nagkaroon na ba kayo ng ganun? Talino na itong taong to. Nagkaroon na ba kayo ng ganun? Hindi pa. Ayo. Medyo. Paano? Ayo. Hindi pa. Talino! Hindi pa? Saan? Kailan? Paano? Sa school. Paano mo nasabing matalino sino? Paano mo nasabi? Pag tinatanong po sa school, nasasagot niyo po. Yun, di ba? Hindi lang yung mabilis pa at saktong-sakto. Eh, lalo na pag... Ato na dito si Paul. Parang nagbabasa din ng Bible, pero hindi ko naitindihan yun, ah. Tapos, inaaral mo pa, parang walang katapusan to, ah. Ang yaman ng Diyos. Hindi lang siya bandang uli, paano siya yung lahat mag-rule. Tapos napaka makapangyarihan niya pa. Papatayin niya mga ngayon. Yung mga kalaban niyang iiabang, papatayin lahat siya. Maghahari siya, pati yung mga tayo. Diba? Ano pa? Lahat ibibigay na sa kanya. Hindi na siya mamatay. Tapos yung langit pa, pag dinescribe yung langit, wow, ang gandang city. Ngayon, pag nakakita ka ng magandang city, diba, yung mga pinapang, hindi kayo nakapunta sa iba, ako di rin eh. Kaya nakikita sa mga picture ng mga aking mga kaano, ka-friend-friend. Wow, nakapunta siya doon. Wala lang, parang Pilipinas din. Nag-ano pa, no? Hindi ko siya nag-yabang. Alas walang pagkakaiba, diba? Totoo lang. Pero sa langit, ay, wow. Wala yung kinalaan yung mga ngayon. Iba, nagagawa ng kung ano-anong para makita. Ay, ganda no, no? Sa langit, mas maganda. Amen. At wala. Ang hirap i-describe dito kasi nga, kulang ang salita eh, para i-describe yung mga ganda ng langit. At hindi nga lang ganda ng langit, para yung talino ba? Wow! Galing, naintindihan niya yun. Kahit nga ngayon, ayan, na-add niyo sa ating ano, seminar listahan. Maalala ko na lang. Sa science in the Bible, parang ganun. Ay, malagay niya. Gandang arali niya kasi pag mamangha ka sa ganda ng creation ng Diyos. Sa lupa pa lang yun, ha? Itong lupa na to, gugunawin. Eh, lalo yung hinahanda niya doon. Sa palagay mo, gano'ng aganda yun. Yung katawan pa lang natin. Pag-aralan natin, ha? Pakiada. Nagtanong ako, malimutan. Kaya ngayon, sabi niya, whom we preach, at tinutukoy again si Jesus. Ano, sandali, ano ba natin ito? Riches of the glory of this mystery among the Gentiles, but nabanggit yung Gentiles. Kasi nga, generic na, hindi lang dati sa Hudyo. Kahit sino ka pa, lalo yung mga Gentiles, especially naligtas yung mga Gentiles, dati parang imposible sa kanila yun kasi yung reading nila ng Bible parang nakafocus lang sa mga Hudyo. Ang focus lang lang sa mga Hudyo eh. Pero kahit ako, nagbabasa ako, Genesis pa lang, nandun na yung mga Gentiles eh. Kasi nga, hindi nagbabasa itong mga Hudyo. Anyway, nakakamangha sa atin yun at kahit sa kanila dati. Na yung mga Gentiles, doon imamanifest ng Diyos yung kanyang glory sa mga Gentiles. Okay, sana natin. Which is Christ in you. So, sino daw yung pinaka-glory? Si Jesus din yun. Siya yun. Ibig sabihin, imposible siya na parang, ay, darating pa yung Messiah, magliligtas. So, kailangan yung darating yun. Dumating na sa kanila, hindi pa nila pinaniwalaan. Ngayon, dumating na sa atin tayo, pinaniwalaan natin. Pero later, lalong magmamanifest yung glory ni Jesus ngayon. Actually, glory na siya. Nasa langit siya. Nagrurul siya. Yung sinabi niya, nangyayari. Okay? Alam niyo, Christianity na ngayon, kahit ano, yung mga dami ng atheists ngayon, sinusubukan nila i-debunk. Hindi karamihan sa kanila. Yung iba, hindi lahat. Pero iba, mayaman, ganyan. Sinusubukan nila i-debunk ngayon, i-snow yung mga tao, gaslight yung mga tao. Eh, hindi totoo yan. Paano nila gagawin yun? Hindi nila kayang gawin yun. Sabi nila, eh, hindi naman totoo si Jesus. Eh, totoo ba yan? Totoo ba yan? Ang dami evidence. Hindi nila kaya. Okay? So, talo na naman sila. So, paidagdag ulit. Naisip ko na naman eh. Paidagdag ha. Listahan natin seminar. Historicity of Jesus Christ. Dalawa na tayo ngayong gabi lang ha. So, yun yung mga special topics na kailangan natin tutukan kasi. Okay? Yan, kaya sinabi dyan, which is Christ in you, siya yung glory ng Panginoon. At ang tawag sa kanya, the hope of glory.
Siya yung pag-asa natin. Amen? Amen. Ay, basta parang wala kaming pag-asa sa buhay. Parang kaming walang mangyayari. Alam mo, mag-stay ka lang sa church, maintindihan mo yung dapat maintindihan. Kung tagalangit ka na, mga, eh, ang hirap ko naman dito. Baliwala yan. Ilang taon lang yan. Ako nga ngayon, parang bilis eh. Natin, naaalala ko si Pastor ganyan. Sasabi ni Pastor ganyan. Siyempre ako, siyempre, di ko naman naitindihan lahat ng bagay. Inapainggan ko lang, siyempre, paunti-unti yan eh. Parang gusto ko rin ng ganun ah. Parang positive si Pastor. Ganyan. Ganyan din sana kayo. Yung mga bagay na walang kabagay-bagay, eh, ano, magiging trabaho ko paglaki, magkakatrabaho pa rin. Ayusin mo lang. Gaano ba gusto mo yumaman? Okay. Ang Panginoon, ang ating pag-asa, ito na, so medyo magiging generic ulit siya dito, si Jesus yung ating pinipreach. So dahil siya yung ating hope of glory, pinipreach natin siya sa iba din. Again, pag tayo, kaya ako, hinaganahan ako pag nakikita ko yung ibang tao, ewan ko sa inyo, ang ganun din, nakikita, dito tayo mag-preach, ba tayo sa ano, pwede ba tayo doon sa mag-preach sa Shangri-La or something? Ba't hindi ko pakinggan ka doon? Mga pagplastikan sa'yo doon. Yan ang pag-asa ng iba eh. Yung iba, wala nang pag-asa sa buhay. Diba, naalala ko tuloy yung witnessan ni yan, eh. Jamie, diba, papakamatay na. Binuhin mo yun, wala nang pag-asa sa buhay. Tapos ngayon nakakilala sa Panginoon, hindi okay na okay. Eh, ikaw ngayon yung ginagamit ng Diyos para sila'y maabot. O di okay na okay din. Kaya ganun tayo dapat. Ngayon, punta tayo sa doktrina ulit. So, sabihin nyo, bukod sa pinipreach natin sila, sabi niya, warning every man. So, bukod sa impyerno, winawarning nga natin sila sa impyerno, obviously, eh, sabi niya, teaching every man in all wisdom that we may present every man perfect in Christ Jesus. So, pareho po yan, unbeliever and believer. Yung mga unbeliever, para maligtas sila, hindi sila mapahamak. Ngayon, yung mga believer na, hindi lang para maligtas, ibig sabihin kaya nga present every man perfect in Christ Jesus. Ibig sabihin, kung ligtas na si Rain, hindi ko gustong ligtas lang siya. Gusto ko presentable siya sa Diyos, talagang banal, maayos, matalino, ginamit ng Diyos for how many years, yun ang gusto ko. Kaya ang gagawin kay Rain, lahat sa inyo, kung ano yung kailangan nyo malaman, gawin, tulungan, para yung ginagawa nyo na, aakain ko pa kayo, tulungan paano gawin yun para maging presentable kayo sa Panginoon. Hindi nakahiya, amen? Naalala ko to, isa 25. Ayan, ha? Nakita niyo, ano, forma tayo ng konti. Okay? Hindi naman siya ma-forma. Pero, basically, kailangan sabihin, maligo kayo. Okay? Alagang, ano, formahan yun. Parang presentable. May, ayan ba yung mga member nyo dyan? Parang di naligo. Huwag naman sana ng ganun. Amen? Eh, mahirap lang kami. Yung ibang mahirap, mas matindi pang pumorma sa... Pwede yun. Amen? Okay, balik tayo dito. Dito, ito yung totoo. Spiritual, di pwede pikiin. So ngayon, ang mga nagiging maayos sa harapan ng Diyos, again, yung mga sumusunod sa Diyos, at kumbaga sa tayo, physical, maayos. Kasi, naturuan, pag sinabing perfect yan, di yan sinless perfection, kasi lang yung matured. Okay? Matured, hindi yung aanga-anga. Diba? Ay, ano ba tayo dito dapat? Maingay ba tayo dapat? Sa church, o kaya doon, o kaya mga away ka ba doon, wala lang. Ano bang anong itong mga, sinasabi si Pastor sa akin dati. Yung mga ano, ilabas nyo muna yun ha. Huwag nyo hamunin ng debate yung mga tao doon, okay. Ilugaw nyo yung sarili nyo, amen? Sayang, wala si na ano eh. Kaya sabi dyan, dapat may wisdom, naalala ko lang, ganun, doktrina din yan, doktrina. Talagang kanina, kami kausap ako kanina, di ba? So yun, magkaayos kami kasi mabait naman po yung mga yan. Minsan lang, ganyan ako kasi nga, ewan ko, may nag-warning sa kanila about me, ganyan, saka gano'n. Ay, mabain ganyan, kaya nga yung pinag-a... Pero pag mag-isa-isa lang kami, okay yan, mabait po yan. Kaya pag-pray nga natin. So kaya nagkali naman, ang liwanag eh. Eh hindi ko sinabing mali yung repent. Ang sabi ko, repent of all your sins, sa requirement, sa kaligtasan. Kuha niya agad eh. Kasi nga, oo nga eh, tama naman eh. Sinabagsama namin yung track, sabi ko, eh yung mali eh, tinignan pa pinapaprint sa akin. Sabi ko, oo nga, no, may nakalagay dito, pag-isihan yung mga kasalanan. So, na-explain natin. So, yung sinasabi niya dito, lahat siya, warning, ay, may mali dyan, may mali. Kunwari si, ano, mature na kunwari si DM, nag-church na, maayos ng damit,
Pero pag may nakita akong mali, oy, mali yung isang yan eh. Warning! With all wisdom, hindi yung inuulit-ulit mo lang, di mo naintindihan minsan yung member na may pangangailangan yan, kung paano mo siya approach. Dapat ganun ka. Kung nag-aakay ng kalo, halos lahat tinitingnan mo, inaaral mo. All wisdom, okay? Para maging ka-presentable siya kay Jesus. Amen? Hindi lang sa, kay Jesus, sa ibang tao din. Pero ang pinakamaghusga talaga kasi si Jesus. Amen? Kaya gusto ko yung lahat kayo maging matalino, maayos, masunurin, pure. Okay? Hindi yung kunwari lang. Nakakasar yung gano'n. Pero minsan talaga darang kayo sa ganyan stage eh. Iba sa inyo, kaya gaganoon lang. Oh, maganda. Kasi nakita nila akong maayos eh. Pero later, magkakalaman tayo. Amen? Tapusin natin. Kaya sabi dyan, whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me mightily. So, inulat lang yun. Ang tinutukoy niyo si Jesus. Amen? So, ibig sabihin pala, kahit si Paul ay, ano na, church planter na, si Jesus, kumikilos pa sa kanya. Kaya sabi dyan, siya naman ay nagtatrabaho, ang trabaho niya ngayon, yung mga member, okay, kung sino mga influence niya, matuturuan niya, habang siya, ang Panginoon naman ay kumikilos din sa kanya. Okay, naintindihan niyo? Striving according to His working. Ibig sabihin, kaya dapat, pag ikaw nagtuturo na tuloy-tuloy lang, nag-aaral ka pa rin kasi may kilala nga akong ganun, nagsawa na, parang makita yung ministry, ganyan lang yung Sunday, preach, ganyan. Eh, alam ko lang yung preach ko, mga baguhan naman yung mga yan. Ulit-ulitin ko na lang yung alam ko. Ang mali doon, yung bang working ng Diyos sa'yo, bastol ka, tinatamad ka na mag-aaral ng bago. Hindi yung bagong-bago na wala sa Bible, ha? Hindi ba yun? Kasi nga, ano magkita natin kanina, nag-i-increase yan eh. So, yung katulad nung kanina, alam mo yun, inisa-isa natin to, ang dami natin sinagi dito. Ewan ko, nakuha ni Julia lahat yun. Malamang, hindi. Pero okay lang, di ba? At least nakuha niya yung basic. Pag pinakinggan niya sa YouTube later, at sinabi pala ni Pastor yun. Tapos binabasa rin ni Julia yung ano. Ay, nadanaanan namin yan. Walang katapusan po yan. Okay? Ngayon, tinatake lang natin yung kaya nating itakel at i-flesh out dito. Pag-aralan. Bandang uli, kanya-kanya tayo ng aral po dyan. Iba yung tinuro sa iba, yung maintindihan mo talaga kasi inaral mo. Kasi nga, gusto mong malaman yung kalooban ng Diyos. Amen? So, sa Panginoon ay bida natin. Amen? Ay, dapat pala, Pastor, din ang t-shirt natin lang, ang Jesus. Yung bata, ganun okay lang yun. Pero, obviously, ibuhay mo na lang. Okay, aralin mo, alamin mo kung paano mo siya may tataas. Hindi lang yung taas na... Basta ginawa ng Pentecostal, obviously, mali na ganun din naman. Pero, OA lagi yan eh. So, dun tayo sa tama. Pag soul winner ka, yun na yun. Pastor, araw-araw. Kung kaya mo. Diba? Balance lang din. Iba naman, masagad eh. Diba? Sabi ko kayo rin, ito, gustong-gusto. Talaga, ako, kung ako lang eh. Sarap yan eh. Kasi may ba-balance ka sa buhay. Tsaka maganda rin yung medyo kapag pahinga ka, di ba? Twice a week, kumpara sa ibang church, sobra-sobra na yan eh. Okay. Pero ngayon, actually, nauuso yung naging active daw yung ano, nabanggit ko sa inyo, di ba? Wala nang kwenta yung Jehovah's Witness eh. Active daw sila, maagyan nila sila, gawin po. Hindi tayo ganun. Amen? Ibida natin ang Panginoon, amen? Our hope of glory. Siya yung pag-asa natin, ganito rin niya, kung may paghihirap ka. Ngayon iba sa iba, ganyan lang sa bibig. Okay na rin yung kaysa wala, di ba? Kung nahihirapan ka. Okay lang po kayo naghihirap, pero ang pag-asa kong Panginoon, okay na yun, nakaka-encourage sa iba. Siguraduhin mo, totoo ha. Hindi, ang pag-asa kong Panginoon, okay itong kapatid nyo to. Hinahanap ko, wala na siya ng Sunday, wala na. Kala ko ba, nabalik na. So siguraduhin mo na nag-work talaga ang Panginoon, okay? Ngayon, mahirap mag, kaya nga inaalalayan natin halos lahat kayo, di ba? Buti nga si Diyos, nakakapunta na ng sarili. Yung pag-attend, basic pa lang yan. Pag talagang hinamong kayo ng buhay, sakit, anong calamity yan, ang Panginoon ng pag-asa natin. Amen? So, ibida lang natin siya, hindi sa OA na pagbibida. Aralin mo na aralin yung Bible, aralin mo na aralin, siya yung mabibida sa'yo. Eh, basta, di ba parang nagyayabang ano kasi inaalam mo? Eh, kaya nga, i-deliver mo rin ng tama. Okay? Katulad kanina, nagkaroon ng pagkakataon. No? Hindi ko in-expect pero nakita niya doon sana na
inaral natin para sa Panginoon din. Kasi sabi kasi nung iba, eh, maliit na bagay lang yan. Kaya ano, masyado mong... Maliit na bagay, importante yan eh. Pag nagka-sumablay ka dyan, ikaw mismo, tatamanin kang mag-soluining. Kasi sasabihin mo sa... Uy, kailangan pag-isir mo yung kasalanan mo. Lahat ah. Ah, parang mali yun ah. Tatamanin ka nun. Magiging duwag ka rin nun. So, hindi yan maliit na bagay. Okay, tapos na. So, ang ganda ng Colossians 1. Meron pa tayong another 3 chapters. Tuloy natin. Amen? Next time. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again. Sa patutunan ni Paul, kanyang paglilingkod. Tularan po namin yung mga tamang ginagawa niya. Siya po yung masipag. Kayo yung tinataas, Panginoon. Makita namin this chapter, Panginoon. Kayo dapat yung mga ibida. Dahil kayo naman, Panginoon, yung talagang bida. Kayo po yung tagapagligtas. Kayo po yung nakila sa lahat. Makita po namin yon. At ito po yung actually compatible sa aming buhay din. No? Minsan kami pinagyayabang, hindi pala dapat. May ibida kami, dapat kayo na lang. Kayo naman po yung talagang hindi katitisunan ng marami. Kayo, capable kayo, kayo matalino, lahat-lahat. And so, kayo po aming purihin lang. Pero kami po aralin namin yung tamang pagpupuri sa inyo. Hindi katulad ng iba na okay. Kayo po mamahalolati sa aming ginagawa. Panginoon, turuan nyo rin po kami. Tulungan sa aming buhay din. Kayo aming pag-asa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.